mundo po ay punong-puno ng mga taong tumatakas. Runaways. The world is full of runaways, avoiding or escaping something or someone. At hindi nyo alam kung minsan may katabi kayo pala, run away pala yon mula sa kanyang magulang, run away pala mula sa asawa, run away pala mula sa kung ano-ano, tumatakas. Some succeed in running away, others do not. Today we're going to meet again another, a grand failure at running away, si Jonah, running away from God. And we're going to do a revisitation or a review of the classics of the Bible. Mahalaga na yung mga very important characters, mga very important events. Mabalik-balikan natin at mahanapan natin ang mga bagong mga pakahulugan sa ating buhay. Amang Diyos sa amin pong pagtunghay dito sa kasaysayan ni Jonah, sa kanyang pagtakas mula sa inyo, Panginoon, nawa, pagpalain niyo kami. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, hindi lang yung kwento niya, kundi yung kwento niya na hanggang ngayon patuloy pa rin sa aming buhay. Pakita niyo sa amin, Panginoon, kung paano kami nakakaroon ng relasyon sa kasaysayan niya at paano kami matututo mula sa kaniyang buhay. Kayo po ang mangusap. We reject and rebuke any lies, any falsehood coming from the evil one in the name of Jesus. And we seek you, Holy Spirit, guide us, empower us, show us the way. In Jesus' name we pray. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Jonah chapter 1. Jonah chapter 1 verses 1 up to 3. At mamaya itutuloy-tuloy natin ang ating pagbabasa. Ito pong kasaysayan ay pinaniniwala ang naganap mga 760 BC. So mga 760 years lang before Christ was born. Jonah was a prophet. Siya po ay ipinakilala at nakilala natin sa 2 Kings 14:25 na galing sa Gath-Hefer. At siya po ay naglingkod sa Israel sa panahon ng Haring Jeroboam II, whose reign encompasses 793 to 753 BC. At ito po ang kanyang kasaysayan, napakaganda. Jonah chapter 1, verses 1 up to 3. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. At hanggang dyan muna po ang ating pagbabasa. Nakita po natin na si Jonah, propeta, naglilingkod siya sa Israel. Siya ang tagasabi sa Israel kung anong gusto ng Diyos na marinig ng Israel, tagabigay ng babala. At ngayon, tinawag ng Diyos na magbigay ng babala sa napakamakasalanang lungsod ng Nineveh. Ang mga tao doon were the Assyrians who were perceived to be the enemies of Israel. Unang-una, yung mga Assyrians were not bound by covenant with God through Abraham. Sa tingin ng Israel, wala siyang relasyon ang bayan na ito sa Diyos. At sa tingin pa nga ng Israel, ito'y kalaban at talaga namang maraming panahon na ito'y naging kalaban at magiging kalaban pa ng Israel. Sa makatuwid itong si Jonah, mayroon siyang mga personal na dahilan para huwag niyang sundin ang Diyos. Number one could be, sobrang niyang mahal ang kanyang bayan, gusto niyang mapahamak yung kalaban nun na Nineveh. Number two, ayaw niya siguro maglingkod bilang prophet to a people that was not bound by covenant with God through his father Abraham. Kanya, hindi ko naman yan kamag-anak, hindi naman yan part ng bayang Israel, bakit ko siya paglilingkuran? O kaya gano'n na lang ang pagkagalit niya o pagkasuklam niya sa bayan na yon na ayaw niyang maglingkod doon dahil pinapabigyan ng Lord ng warning eh. Sabi, kayo ay paparusahan dahil sa inyong mga kasalanan. So, ano po ang ginawa nitong si Jonah? Imbes na pumunta northeast of where he was from, nagbiyahe siya southwest, yung kabaligtaran. Pumunta siya muna papalayo. Imbes na umakyat siya patungong northeast, ay bumaba siyang southwest to the port of Joppa. Ito po yung pier sa Mediterranean Sea. Isa sa mga pier ng Israel. At sumakay siya ng barko na patungong Tarshish, which, if you're going to follow the map, is in southern Spain. Ang layo-layo ng balak niyang puntahan at dinangkal-dangkal ko sa mapa, although not precise dahil dinangkal-dangkal ko lang, at least 5 times farther. Kung halimbawa, isang hakbang lang patungong Nineveh, siya ay 5 hakbang ang pupuntahan niya. Papalayo, opposite. Sumakay siya sa barko. His patriotism or love for Israel made him defy God's command.
because he wanted the city to remain unreached or unwarned. Kakaiba naman ang propetang ito, napakatigas ng ulo. Ito naman ang kinalaman natin sa kanya, 670 BC pa yung istorya, tapos 2,000 years na after Christ ngayon. So ang layo-layo na natin sa kanya, mga 2,670 plus or minus years. But you know, the story is still the same today. God still calls people for missions. God still calls people unto righteousness and obedience. And just like Jonah, men still run away from God today. Tumatakbo pa rin at umiiwas pa rin ang mga tao ngayong mga panahon na ito sa Diyos. Sinasabihan pa rin tayo na ganito ang gawin, baligtad pa rin ang ating ginagawa. Sinabi ng makipagkasundo, nakikipagkagalit. Sinabi ng magbigay, ay ayaw magbigay. Sinabi ng magpatawad, ayaw magpatawad. Sinabi ng ito ang gawin, kabaligtaran. Pag tinitingnan natin yung buhay ni Jonah, parang ang dali namang sabihin, ang pambihira naman tong tao to, ang tigas ng ulo. Pero, kung tayo ay mag-iingat, ay titingnan natin ating sarili, baka Jonah rin pala tayo. Kabaligtaran, sumakay pa ng barko para lang lumayo sa sinasabi ng Diyos. Ituloy natin ang kwento. Verses 4 to 11, Jonah chapter 1. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten up the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us and we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots and the lot fell on who else? On Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?" He answered, "I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land." This terrified them and they asked, "What have you done?" They knew he was running away from the Lord because he had already told them so. The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, "What should we do to you to make the sea calm down for us?" Napakaganda pong tanong at tigil muna ng pagbasa. Pakasabik na sabik na kayo sa mga pangyayari, itigil niyo muna ang pagbasa. So anong nangyari? Pagkasakay na pagkasakay at pagkaalis sa pagkaalis ng barko sa port, nagkabagyo. At isang kakaibang bagyo na pati yung mga mandaraga at mga sailors, mga marino, alam nila, hindi basta bagyo lang ito. Ito ay isang supernatural bagyo. Siyempre, alam niyo po ang mga mandaragat, alam na nila yung galaw ng tubig, galaw ng hangin, sanay sila. Alam nilang hindi ito isang normal na bagyo. Because the Lord sent a violent storm at yung barko ay nagbabantang magkaluray-luray, magkawasak-wasak sa lakas ng hampas ng mga alon. Siniklot-siklot siyang ganun sa napakalakas ng mga alon na kahit gano'n siya katibay ay para ba siyang mawawasak. So anong nangyari? Nagkatakutan. Alam niyo, bihirang natatakot ang mga marino. Pagkalang alam nilang nakakatakot na talaga. So they were afraid and they cried out to his own God. So iba-iba pala yung mga relihiyon. Siguro may mga kung ano-ano dyan at iba-iba mga sekta. Yung siguro mga full gospel ay nag-praise the Lord. Yung mga Baptist ay tumahimik. May iba-ibang mga style at iba-ibang mga relihiyon pa yan. Ano? Hindi lang iba-ibang mga sekta. So they cried out to his own God. Wala rin nangyari. Hanggang ginawa na nila yung sukdulan nilang pwedeng gawin, itinapon ang mga lahat ng cargo. Can you imagine, kaya nga may barko, nangangalakal yung mga tao. Lifetime savings mo yun ang kikitain mo, yun na yung lahat-lahat. Pero syempre, dear life na yung nakataya, buhay na yun. Anong cargo-cargo? Itinapon nila ang lahat ng mga laman ng barko nang gumaan-gaan ito. At nang hindi siya talaga lumubog. Samantalang ang buong barko ay halos nagkakaluray-luray dahil sa kasalanan itong si Jonah. Nasaan ang magaling na Jonah? Nandun sa may ilalim na bahagi, tulog na tulog. Hanggang nakita na siya ng kapitan at nagtaka ang kapitan, "How dare you that you can sleep in this kind of situation? Bumangon ka at magdasal ka kung sino man ang Diyos mo. Baka niya tayo pakinggan at nang tayo naman ay maitawid dito sa napakalaking panganib na ito." So, anong ginawa ng mga sailors? Sabi nila, kailangan malaman natin kung sino talaga ang problema sa barkong ito.
At siguro yung mga may iba pang point of view, sabi, kailangan malaman natin kung sinong malas dito. Sino ba yung nagbigay sa atin itong terribleng sitwasyon na ito? So they cast lots. Kung paano nila ginawa, there was a way. In other words, tumuro kay Jonah yung lot. Kumbaga parang truth or consequence, sa'yo tumigil yung bote. Yung talagang ikaw yun. Whatever the system was, they were able to identify na si Jonah. Sabi, eh, ano bang problema mo? Bakit ka ba narito? Sa kabagaling, sino bang Diyos mo? Ano ba talaga ang nangyayari sa buhay mo? At pati kami dito ay nadamay. Pinagtatanong nila ang Jonah. And while they were discussing, the sea got rougher and rougher. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang bagyo. Sabi tuloy ng mga sailors, ano ba ang dapat naming gawin sa'yo para tumigil ang bagyong ito? Kapanapanabik na kwento, and not even the best storytellers of our movie industry or Hollywood or elsewhere can invent such a plot. Napakagandang kasaysayan. So, ano po ang pwede nating makitang mga application dito sa ating buhay so far? That the Lord intercepts runaways. Hindi ganun-ganun lang natakbuhan ang Diyos. Gumagawa siya ng mga paraan para harangin ang mga tumatakbo palayo. And in this case, a storm. Maraming mga nagagawa ang Diyos na storm. Lalong-lalo in-emphasize pa ni Jonah, ah, ang Diyos ko, sino bang sinasamba ko? Yung Diyos ng Israel, yung lumikha ng dagat at lupa. So by that pa lang na sinabi na niya, kaya nagkakaganyan siya nga lumikha ng dagat na ito eh. At kahit pa wala tayo sa dagat, sa lupa naman, kaya niya yung palindulin, pabukahin kung ano nung pwede niyang gawin. Parang ganun na rin ang sinabi ni Jonah by recognizing that the God that he was running away from was the God who created the sea and the land. So, those in the same boat of runaways, nadadamay. Tiyakin ninyo na hindi kayo nagko-cooperate, hindi kayo kasama, hindi kayo kabarkada ng sino man na lumalayo sa Diyos. Kasi madadamay kayo. Pati yung mga kargo nyo, itatapon nyo, maraming mawawala sa inyong buhay dahil kinakandili, kasama, ikinakanlong, inaalagaan, binibigyan ng cooperation ang isang taong lumalayo o nagtatangkang lumayo sa Diyos. Kaya ano po ang sabi nga sa Bible sa New Testament? Yun daw mga taong lumalayo sa Diyos sa mga mananampalataya, those who are running away from God, sabi sa kapatiran, treat them like Gentiles. In other words, huwag kayo masyado maging nice, huwag kayo masyado magbigay ng cooperation and shelter, lumalayo na nga yan sa Diyos, tutulungan mo pa, kukonsintihin mo pa, madadamay ka. So keep away from runaway Christians. Ibig sabihin, withdraw your support, withdraw your cooperation at nang matauhan yan. Kasi habang mayroong tumatangkilik, habang may kumakandili, habang may nag-aalaga, lalo namang lumalakas ang loob. Ano ba pong isang katotohanan na makikita natin dito? Yung mga runaway, mga lumalayo sa Diyos, masyado siguro kung minsan na kinalyo na yung kanyang konsyensya na siya pa ang may ganang matulog sa bagyo. Wala siyang kamalay-malay na yung buong bagyo na yon ay para sa kanya. At sa buhay din po natin, tayo mga kuminsan lumalayo sa Diyos, sa maliit man o malaking paraan, nagkakaroon ng mga bagyo, eh huwag naman tayong manhid para hindi natin makitang ako ang dahilan ng bagyo na yan. Diba, ang pamilya nyo naghihirap, kung ano-anong mga hirap ang dumarating sa inyong buhay, ang inyong pinapasukang opisina, nagkakandalugi-lugi, o kaya ang lahat ng salihan nyo, nagkakawasak-wasak, abay, magkaroon naman tayo ng mulat na paningin na baka tayo yung dahilan. Hindi katulad nitong si Jonah, tulog na tulog pa man din, samantalang kaya na nga magkakawasak-wasak yung barko dahil sa kanya. Kasi maraming tao po na lumalayo sa Diyos, may mga kasalanan, may mga disobedience, hindi niya iniisip na siya. Iniisip niya lagi iba. Siguro may sinner dito. Siguro meron ditong chinachastize. Hindi niya laging number one na gawing suspecha yung sarili niya. Kitang-kita natin yung reality in this story. And this is the beauty of biblical stories. While they are true, while every event that happens is a literal event, it is also a symbol of a higher reality. Sagisag pa rin siya, kaya pag nakita mo kung ano yung sinisimbolize, kahit gano'ng katanda na nung kwento, ma-apply mo sa iyong buhay. Dahil totoo pa rin. Napakagaling talaga ng pagkakasulat ng Biblia. So, the last to know about the storm was the one who caused it anyway.
unless God is heeded, the storm would get rougher and rougher. Habang sila ay nagtatalo, nag-uusap, nagkukwentuhan, palala ng palala ang bagyo. Kasi hindi naman nila ginagawa ng solusyon, nagdadaldalan lang sila. Something should be done. Kaya sabi sa kanya, eh ano bang dapat namin gawin sa'yo? At nang matigil ito, total ikaw pala yung dahilan. In other words, brothers and sisters, something should be done to the one who is running away, and something should be done by the one running away to stop the storms of our lives. Kung ano man yung storm na yon, ituloy natin ang kapanapanabik na kasaysayan. Tanong sa kanya kasi, ano naman ang gagawin namin sa'yo? Sumagot siya, pick me up and throw me into the sea. He replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Instead, the men did their best to row back to land, but they could not, for the sea grew even wilder than before. Then they cried to the Lord, O Lord, please do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man, for you, O Lord, have done as you pleased. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. At this, the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. But the Lord provided a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. Sabi ni Jonah, sige, para matigil lang lahat ng ito, ihagis niyo ako sa dagat. Kayo kaya, na-realize yung kayo talaga yung may sala, papahagis naman kayo. So, for Jonah's credit, at least naman, kahit siya nag-run away, willing naman pala siyang maihagis sa dagat. Meron pong dalawang level ng pag-submit sa God's will eh. One, to obey perfectly what God tells you, or number one, to disobey, but be willing to be thrown into the sea. Be willing to be chastised. Be willing to harvest the fruit of disobedience. So Jonah volunteered to be thrown into the water. And he was really a prophet. Sabi niya, ihagis niyo ako sa tubig. Pagkahagis niyo sa akin, papayapa na ang bagyo. Nung una, ayaw ng mga taong gawin eh. Sa halip na siya ihagis, anong ginawa nila? Lalo silang nagsikap na sumagwan. Alam niyo, wala pang makina nun yung mga barko, sinasagwan-sagwan pa lang. Kaya lalo silang nagsikap sumagwan ng sugang pabalik. Habang sumasagwan sila pabalik ng lupa, lalong lumakas ang bagyo. Eh bakit nga naman papayagan ng Diyos na makabalik sa lupa yung barko? Eh di si Jonah ay hindi siya na katanggap ng kanyang karapat-dapat na mga chastisement. No amount of human labor, human skill, or human technology can go against the will of God. The most able captain and seafarer cannot row against the waves that God sends. Huwag tayong magsikap, sayang lang. Imbes tayong magpunyagi na labanan ang kalooban ng Diyos, gamitin na lang natin yung energy na yon na sumunod sa Diyos, mabuti pa. Marami sa atin ang galing-galing magtakip ng ating mga pagkukulang, edi gamitin mo na lang yung galing mo para gawing tama ang iyong ginagawa kaysa yung galing na yon ay ginagamit mo para pagtakpan ang iyong mali. Nagpapagod ka na rin lang, magpagod ka ng gumawa ng tama kaysa magpagod kang pagtakpan ng iyong mga maling ginagawa. Gamitin na yung energy sa tama. May mga napakagaling magpalusot, pagka may mga nagagawang kamalian, gamitin ang galing sa tama para hindi na kailangan magpalusot, total magaling pala eh. Gamitin na sa tama ang galing. So, at least Jonah was willing to face the consequence of his sin. The men refused to throw him into his death, so they rowed hard and hard, but they failed. Kahanga-hanga ang mga taong ito. Kahit ang sarili nilang buhay nasa panganib, ayaw pa rin nilang ihagis si Jonah. Nakita nyo kung sino pa yung hindi godly, kung sino pa yung hindi Israelite, kung sino pa yung kung saan sa ang Diyos nagtatawag, hindi ba? Kani-kanya silang tinawagan. Ganun na lang din ang paggalang nila sa buhay ng kapwa-tao, therefore paggalang sa Diyos, na ayaw nilang patayin yung tao para lang iligtas yung sarili nila. Sinika pa rin nila na iligtas, hindi lang ang sarili nila, kundi pati si Jonah, pero talaga nakita nila na hindi na kaya ito. Hindi na kaya ng lakas ng tao na labanan itong napakalakas na bagyo because the sea grew wilder and wilder. So they finally decided to throw him into the water, but with a great prayer. Sabi niya, Lord, huwag niyo naman ho kaming paparusahan kung ihagis namin. Total gusto niyo eh. At inihagis nila. Immediately, as soon as Jonah's body touched the water, the raging sea grew calm. This further confirmed the supernatural character of the storm. And this time, natakot na naman yung mga nakasakay sa barko. This time, hindi na sila sa bagyo natakot. Sa Diyos na.
Before they were afraid of the storm, now they feared God, sabi sa Bible. Now they feared the Lord all the more, so to the point that they offered a sacrifice. Dali-daling nagkaroon ng worship service sa barko, they offered a sacrifice. And remember this, brothers and sisters, they offered a sacrifice not to stop the storm, but because the storm already stopped. Marami sa atin eh, nag-o-offer sa Diyos para lamang suhulan ng Diyos para itigil ang mga bagyo ng ating buhay. Dasal ng dasal, offer ng offer para pumasa sa board. Dasal ng dasal, offer ng offer para makamit ang minimithi, para gumaling sa sakit, para magtagumpay. Pero oras na pumasa na sa board, o nagtagumpay na, o gumaling na, nag-o-offering pa ba? Nalimutan na ang Diyos. Marami sa atin, masidhi lang magdasal habang wala pa yung sagot. Pero pag ibinigay na, nalilimutan na ang Diyos. Ang ganda ng itinuturo sa atin ng mga taong ito na nakasakay sa barko, na hindi man lang sila Israelites. They made an offering and a sacrifice after the storm. Kung kailan ligtas na sila, tumanaw sila ng utang na loob. Napakahalaga. At gumawa pa sila ng mga panata. They made vows to God. Whether or not it was good to make a vow is not our point. But from their point of view, sa tingin nila, dapat gumawa ng vow. They made vows. It was a gesture of worship. It was a gesture of knowing God and really receiving Him into their lives. And the Lord, I believe, honored that. So, ano naman ang nangyari? Pagkahagis kay Jonah sa tubig, dumating ang isang pagkalaki-laking isda at siya'y nilunok. Napakalaking isda naman yun. Gano'ng kalaki-kalaki, pero alam naman natin, marami naman talagang malalaking isda. Kaya naman lumunok ng tao. And he remained in the fish, inside the fish, 3 days and 3 nights. Sa isang linggo na, itutuloy ang kwento. Apa? Ang mahalaga, anong nakita natin dito? We must not let others suffer due to our sins. Dahil sa kasalanan ng Jonah, nadama yung buong barko. Natapon yung mga kargamento nila dahil sa kanya. At hindi po ba? Dahil sa mga disobedience natin sa Diyos, dami na dadamay. O isang babaeng teenager, bigla na lang magiging pregnant, o di ba siya lang ba ang magdadala ng problema niya? Damay ang nanay niya, ang tatay niya, mga kapatid niya, everybody. O isa na namang teenager, magda-drugs, siya lang kaya ang mapapapunta doon? Hindi, kukupitan na yung nanay, yakawin ng electric pan. And I have heard of somebody, I'll not mention to you the name dahil very popular. Okay? Ang tatay nila nakalagay sa oxygen dahil hindi kayang huminga mag-isa. E nagda-drugs, pati yung oxygen tinatanggal sa tatay at binebenta. Can you imagine kung anong nangyayari dyan sa mga nagda-drugs, sa mga nagganito, nagganito? Hindi kayo pwedeng gumawa ng kasalanan na kayo lang magdadala. Lahat ng tao ni Rio, damay yun. Gustuhin nyo man silang idamay at hindi, mahal nyo man sila o hindi, eh dahil mahal kayo, madadama yun. Kaya kailangan nag-iingat tayo sa ating buhay, hindi lang para sa ating sarili. Ang mga tatay, hindi pwede na magkaroon kayo ng mga kerida at kung ano-ano mga relasyon na hindi madadamay ang anak nyo, apon nyo, asawa nyo, biyanan nyo, lahat. At syempre, pati rin yung asawa, biyanan, at mga anak nung inyong gagawing kerida, kung sakali mang meron yun. Ang daming nadadamay, hindi pwedeng tayo lang mag-isa. Kaya kailangan nagiging maingat tayo. At kung wala kayong pag-ibig sa inyong sarili, na hindi bali sa inyong magkawasak-wasak ang inyong buhay, ibigin nyo naman yung kapwa nyo na madadamay pag winasak nyo yung sarili nyong buhay. Napakahalaga. Meron tayong responsibilidad. Kaya yung mga may mga anak na may mga asawa, umiibig pa sa iba, eh tigilan nyo yan. Dahil pag pinagbigyan nyo ang inyong kagustuhan, ang daming madadamay. At hindi kayo nabubuhay pa lang sa sarili. Tayo yung may pananagutan sa isa't isa. Kaya dapat nga, you quit a life that is really above reproach dahil sa iba. Kaya ang laki-laki rin po kung minsan ang burden and responsibility of deacons, Bible study teachers, pastors, whatever, kasi kailangan mo rin mabuhay above and beyond reproach dahil pag din nagkasala ka, nagkamali ka, ang dami ding madadamay. Sasabihin na naman ng mga kamag-anak mo, oh, yung Bible study leader nyo nasa tabloid, namatay sa motel. Ikaw naman ngayon, dala-dala mo ngayon, siyempre yun, dahil damay ka eh. Di po ba? Minsan eh, talaga namang inaayos mo yung buhay mo, siguro hindi na lang dahil gusto mo talagang maayos yung buhay mo, kundi alang-alang, dun sa mga taong madarama, eh, pagkaginulo mo yung buhay mo. Damay-damay yan eh.
So, we must not let others suffer due to our sins. And Jonah did the right thing. After all, he volunteered to be thrown into the water. Pero tandaan nyo, para matigil na lang yun, kinailangan siyang itapon. Mahirap. No amount of professional or spirited rowing can bring lifeship against God's waves. Remember that. And when Jonah jumped out of the ship, the storm stopped. Why? Because it was the ship that carrying him away, bringing him away from God. So nung tumigil na siyang sumakay doon, tumuloy na yung biyahe. Dahil hindi naman yung buong barko ang gustong tigilin ng Diyos, siya lang. Kumisan din sa pag-asenso ng ating pamilya, sa pag-asenso ng ating church, sa pag-asenso ng inyong kumpanya, wherever you are. Yung buong yun natitigil because of our personal disobedience. So you better obey God para yung iba ay tumuloy na. Para huwag nang mabarahan pa ang mga pagpapala sa kanila. And remember that God's deliverance should be an occasion for an offering. Dapat yon yung may offering. Nagpapasalamat ka pala, ipahayag mo yan through an offering. Mabuti pa yung mga taong hindi mga taga-Israel, hindi mga kinikilalang makadiyos, marunong magawa ng offering. And as soon as Jonah was dislodged from his ship, the Lord sent a great fish to swallow him. Bakit kaya siya ipinalunok sa malaking isda? I like to think, number one, to save him from drowning. Hindi naman siya gusto ng Diyos lunurin eh. Gusto lang siya ng Diyos ibalik sa tama niyang dapat puntahan. Eh dahil ayaw niyang sumunod kaya nagkakanda gulo-gulo. Pero nung siya ngayon ay bumaba na doon sa barko na yon, alam na namang makalangoy pa siya papalayo, ipinalunok na siya sa isda. You know, ang Lord, pagka binapayagan niya magkaroon tayo ng mga bagyo sa buhay, para lang naman tayo itama, hindi para tayo sirain. Nasisira lang tayo kung ayaw natin makinig. Pero pag willing ka na mag-submit sa kanyang kalooban, eto na ngayon si isda, iniligtas siya mula sa pagkalunod, o kaya iniligtas siya para hindi siya makain ng mga pating. Dahil pwedeng may ibang lumunok sa kanya at bigla siyang naging merienda. Pero nilunok siya para huwag na siyang malunod pa at para huwag na siyang makain ng ibang isda. And there's another thing. Ba't hindi na lang siya napahawak sa isang lumulutang na malaking tapon? Dahil yung isda nakakalangoy, sa totoo lang, dadalin siya ng isda papuntang Nineveh. Ibabalik siya doon sa beach at iluluwa siya na ganun. Pero sa susunod na linggo pa yon, di ba? At anong nangyari sa ating binasa? Anong sinabi dito? He was there inside the fish 3 days and 3 nights. Para ano? Siguro para magpahinga. Para magkaroon ng oras magbulay-bulay. Para magdasal. Para mapag-isa at nang maisip niya ang kanyang mga kabalbalan sa buhay. Kailangan naman natin na pag-iisa, nagkakaroon ng katahimikan para maisip natin kung gano'n tayong mga kahangal. Kasi pag lagi ka na lamang naliligid ng mga tunog, mga ingay, mga ilaw, mga tao, nakakalimutan natin kung ano yung mali at tama eh. So kailangan meron tayong solitude, mapag-isa. Eh siya ayaw naman niyang magkusang mag-isa, pinwersa siya ngayon sa loob pa naman ng isda. Hindi po ba? He was there to pray. And he was there to rest. Jonah did not succeed in running away from God. Don't think you can. Kung si Jonah hindi nagtagumpay lumayo sa Diyos, sa palagay niyo kaya magtatagumpay kayo o ako? No way. Of all people, Jonah was the most insensitive to God's dealing. Baka tayo, ganun din. Isipin po natin yan. God provides a fish for those who change their hearts and submit to God's dealing and probably even decide to return to God. So I won't be long. The question is, sino ngayon ang Jonah sa atin? Siguro, tayong lahat. Iba-iba ng paraan ng paglayo sa Diyos. Iba-iba ng paraan ng pagtanggi sa kagustuhan ng Diyos. Iba't ibang paraan ng pagpapalusot sa gusto ng Diyos mangyari sa ating buhay. Iba't ibang paraan ng pagtutulog-tulugan sa kalooban ng Diyos. Pero baka naman kaya may bagyo yung buhay natin. Maraming iba't ibang uri lang bagyo, kung minsan economic, minsan emotional, material, physical, health natin, professional. Sabi nga ni Jonah eh, yung Diyos na sinasamba ko, yung lumikha ng dagat at lupa. In other words, mapadagat ka, mapalupa ka, hindi ka pwedeng tumaka sa Kanya.
I like to pray for people. You know in your heart that you are a Jonah. Small or big ways. But right now you like to say, Lord, I want to jump from the ship of disobedience. Tumatalong po ako, Lord, dun sa tubig na kayo rin ang may control para masunod yung gusto niyo sa buhay ko. That at this point, I like to make this very important decision to obey you. Sa isang larangan o iba't ibang larangan ng buhay ko ngayon, alam ko, Panginoon, yun ang ipinamumukha at ipinakikita niyo sa akin. I like to pray for you, whoever would like, to jump into that water and surrender to God's will and let His fish swallow you to wherever the Lord would like to bring you. You stand up and we're going to pray. While heads are bowed, you say, Lord, hindi po ako magmamatigas and I will allow you to work in me. This day is a day of blessing, a day of return, a day of submission, and a day for God's glory. Heavenly Father, as your people stand before you, only you can tell what this is all about. Only you and the person, O Lord. In this very private moment between you and each one of us, I ask you, let your will be done. Sa pagtayo, Panginoon, na iyong mga anak, sa pagtanggap at pagkilala ng naging pagtalikod, paglayo o pagtatangkang huwag sumunod, at ngayon, Panginoon, kinikilalang ito'y hindi marapat. Send your fish, whatever, whoever, however it will happen, and bring us to the place where you want to bring us, to the ministry that you want to bring us, to the level of holiness, to the level of obedience that you want us to achieve through you. Panginoon, sa pagtayo, isang sagisag ng pagkilala, naniniwala akong hindi mo bibiguin ang pagsusumamo na yung mga anak. Let your special blessing, let power, let discernment coming from you alone be upon these people who make their surrender before you. Let blessings from the very throne of Jesus flow into the hearts of everyone submitting to you today. And let your perfect, beautiful will be done. Thank you, Father. And in Jesus' name, I command the work of evil against the lives of these people who stand before the Lord right now. I command you to leave these people. And I ask you, Holy Spirit, take over. Embrace these people and create a fence around them with your embrace so they can be protected from the wiles, from the deceptions of the evil one. And let your peace be in the hearts of everyone. Thank you, Father. We believe 100% that you answer this prayer as we ask according to your will in Jesus' mighty name. Amen. Thank you.